Good morning mga bes. Ngayon, pupunta ako ngayon ng mall kasi nakita ko sa internet na nagsisell ng mga cooking ware gaya ng saucepan, pot, and pans. Kaya puntaan ko ngayon, tingnan natin yung magkano yung presyo, anong pagkakaiba dito sa Australia at saka sa Pilipinas. So tara, samahan niyo. So ito na yung nabili ko guys. Ito. $60 lang siya. 4 seats to $60. Tapos, 300 yung ano niya. Ito, wait ano, pakita ko sa inyo yung isa. Nag-sales siya. Yan po yung itsura niya sa lalagyan. Yan. Yung pan na yan. 26 cm na frying pan. 28 cm na ano, saute pan, tsaka 24 cm na casserole with lid, tsaka 18 cm na saucepan with lid. Tapos ang price niyan bawat isa nasa mga 250. Tapos ngayon lahat to, yung apat na piraso, 60 bucks lang, 59.95. Kasi paborito ko to eh. Maganda kasi to, hindi mag-stick yung ano pag nagluluto ka. Smith and Noble yung ano, yung brand, you know. Smith and Noble. Dati ko pang gustong bilhin to, tapos nakita ko pinadyan, kabili rin sila ng ganito yung best friend ko. Kaya nakita ko na nag-sale na, binili ko na. Kaya maganda, magandang mura siya. Nag-sale kasi. Yan o. Smith and Noble. Stone Plus 4-piece cookware set. Yan yung ano niya. Kaya murang-mura. Pasok na natin. So guys, na bili na natin yung pots and pans. So ngayon, itatry ko siyang gamitin. Mag-pan-fry ako ng salmon na walang oil. So, hindi totally walang oil. Yung marination ng salmon, mayroon talagang olive oil yun para magkalasa. Pero dun sa pan, hindi natin lagyan ng oil. So tingnan natin kung mag-stick siya. Kasi design ng brand na to, parang hindi mag-stick yung mga food na lulutuin. Kaya itry natin ngayon, bili tayo yung salmon. Tara! So bili ako ng thyme. Maganda to sa salmon. So bili tayo ngayon yung salmon. Salmon, $29.50 per kilo. So guys, ito na yung nabili ko to. Tapos ngayon, itatry natin to. Itatry natin to. Yan. Ito yung laman niya. Yan o. So yan. So yan guys, ang original price niya mga paibay-bay, decrease ng decrease nung nakita ko nung una 499, tapos naging 299, tapos pag bibilhin mo ng isa mahigit 100 yung isa, tapos yung kasi apat yan eh, yung isa naman 199, tapos nag-sale siya halos 80% or 75% yung sale. Kaya naano lang ako nito, Smith and Noble, kasi balitang balita na ano, na maganda daw yung ano, yung layer niya, hindi mag-stick yung ano,
yung pagkain pag nagluluto ka. So ngayon ititesting natin. So yan na siya guys, yung apat na ano. Yan ngayon, no. Pabubukas ko lang yan. Yung apat na product. So i-try natin yung isa kung talagang non-stick pan siya. So sige, try natin. So ito na yung salmon natin guys. Tapos herbs. Tapos ang gawin natin dito para talagang matatry natin na kung non-stick pan ba talaga to. Ang gawin natin, hindi tayo lalagay ng oil dito. Pero yung salmon, pangit kasi yung lasa pag walang marination ng olive oil. Kaya lagyan lang natin ng kunting olive oil, salt and pepper, tapos yun, mag-ipa-fry na natin siya. Tapos, i-cook natin until finish yung ano, yung cooking ng salmon. Kasi ang maganda kasing cooking ng salmon, served lang sa pan, tapos itatapos na yun sa oven. Kaso lang, ang gagawin natin ngayon, kasi itatry nga natin yung pan kung non-stick ba talaga, ano natin, ilulutuin natin yung food, yung salmon, hanggang sa maluto na siya, totally cook na siya, dito lang sa pan, para matesting natin kung talagang non-stick siya. So, konting olive oil. Konting-konti lang. Para matesting natin yung gaano kaganda talaga yung ano, yung pan na yun. Yung non-stick talaga. Kasi parehas lang yan lahat eh. Kung ito ay epektibo na hindi mag-stick yung salmon dito, ibig sabihin yan, lahat yun, hindi mag-stick. So, yan. So, meron ako nitong herbs. Yung ano pala guys, yung maganda sa seafoods na herbs, thyme, oregano, yan yung mga masarap yung aroma niya sa seafood. Kaya yan, thyme ang ilalagay ko. Lagyan muna natin ng ano, ng salt and pepper. So, salt. Tapos kabilaan. Tapos herbs. Tapos ngayon, painitin na natin yung pan. So wala tayong nilalagay na oil dito guys ha, para maano talaga natin subukan kung gaano siya ka epektibo. So painitin lang natin na mainit talaga, kasi standard talaga yun pag mag pan fried ka or flat grill na serves, mag serve ka ng pagkain, kailangan mainit siya. Buntin lang, mainit na mainit ha. Yan guys, mainit na. So ilagay na natin yung salmon. Yan, wala talagang oil yun ha. Hindi ko nalagyan yung pan ng oil. So, tingnan natin kung mag-stick talaga siya or hindi.
So wag lang natin galawin mga siguro mga 2 minutes. Mapansin natin yung layer na mga 1 millimeter. Pwede na natin siyang balikarin. I mean yung 1 millimeter na nag-change na siya ng color. Kung napansin nyo guys, nagsimula na siyang exchange ng color dito. Yan. Ito sa lalim din, nagsimula na. Yan. So, mayat mayat, babalik ka rin natin. Tapos, i-adjust lang natin yung cooking temperature niya para balance yung cooking. Sa salmon guys, pag magluto, perfect cooking ng salmon, hindi ganong well done. Mas maganda pa nga undercook eh. Kasi mag-continue ng cooking yan. Tapos, juicy pa yung salmon. Hindi mawala yung pagka-pinkish ng nakulay niya. So, ito na stage guys. Pwede na natin maligtarin siya. Ayan guys, hindi talaga siya nag-stick. Sa side naman ng balato. So, yan, hindi siya nag-stick. Yan, golden brown. Maganda. So, ito naman, side na naman ng meat. Tingnan natin kung mag-stick siya. Yan. Eh, higot pa. Hindi siya nag-stick, guys. Yan, walang oil yan, ha. Tingnan natin, guys. So, balik ka rin na natin. Bali, i-move natin yung ano, sa side naman siya. Dito sa side na to. Itong sa side na to. Yan naman ang ano natin. Tingnan natin kung nag-stick pa talaga siya. Oh, wala. Yan. Wala, guys. Ayan, oh. Kita nyo. Hindi siya kumakapit. Ayan, oh. Linis na linis. Walang kapit talaga. Yan, oh. Ito din. Wala. Oh, tingnan nyo. Walang oil, oh. Maganda talaga siya. Hindi nag-stick. So, it's effective talaga yung ano, yung Smith and Novil. So, i-try na naman natin. Balik rin sa kabilang side. Oh, yan guys. Hindi siya nag-ano, hindi siya nag-stick. Yan, golden brown na siya. Hindi siya nag-stick. Oh, hindi siya nag-stick guys. Ang ganda. Effective guys. Ang ganda. As in, hindi siya nag-stick. Yan. So, sa ganitong stage guys, pag natapos na yung stage nito, pwede kayong another way of cooking. You will transfer this one into the flat tray or oven tray. Tapos, ilagay nyo sa oven 175 degree. Tapos, iluluto nyo siya ng another 4 minutes. Yun, maganda na yung luto na yun. So, at this stage guys, i-check natin. O yan. Yan o, golden brown na siya o. Golden brown na siya. Ito din naman. O, golden brown na siya guys o. Walang dumikit talaga sa pan. As in, wala. Maganda. So, yung stage na to, hinaan ko na yung apoy para hindi siya masunog. Pero nag-continue siya ng cooking. Yan. Yan, hinaan ko na yung apoy guys. Yan. So, another 5 to 7 minutes. Luto na yan. Continue lang ng ganyan. So, ang nilagay ko lang na seasoning sa salmon na to is a little bit drops of olive oil, herbs, which is thyme, salt and pepper. Yun lang. Tapos, dahil yung video kasi natin ngayon, ititesting natin yung pan kung hindi talaga siya mag-stick. Kaya yan. Hindi nag-stick kayo sa ano, kikita nyo na. Golden brown yung cooking niya. So,
Hayaan lang natin ng mga another 4 to 6 minutes, guys. Luto na to. Tapos mapansin nyo yan, naluto na. Pag hawakan nyo yung meat, ganyan, medyo magka-crack siya ng kunti. Tapos may lumalabas na white oil galing sa fish. Ibig sabihin nun, luto na. Pero huwag niyong hayaan na yung totally part ng salmon or seafoods, lalabas na yung lahat ng puti. Ibig sabihin yun, overcooked na yun. Pangit na yun. So ito, ganun lang yan. Pipisilin nyo ng kunti. Pag magka-crack na siya, yun. Luto na yan. Kaya ito, mga another 2 minutes, luto na to, guys. Kung napansin yun, lumabas na dandan yung white nga dito na banda. Yan. Yan yung on the process ng cooking na yan. Malapit na yan. Pero yung salmon kasi, pag ako ang kumakain, kahit undercooked, ano na sa akin eh, kahit hilaw yung pinakagitna, pwede na sa akin. Solve na ako dun. Yan, luto na siya, guys. Erase lang natin yan. Luto na siya. So, i-off lang natin yung ano, yung power. Yan, luto na siya, guys. Yan.